Hi, welcome to my channel. My name is Renz Elcano. So, mga kaupak, ano nga ba ang kahalagahan ng baboy at saka manok sa ating mga ordinaryong tao, especially sa mahirap? Dahil ngayon po, kinakapos po tayo ng supply ng manok at saka baboy. So, bago natin umpisan ang video na ito, to make sure na nakalike ka na subscribe, click mo na rin ang bell button ng notification para kung may bago akong video, updated ka. Ngayon, kung pupunta ka sa mga ordinaryong market, talagang bibihira na po ang nagtitinda ng baboy dahil kinakapos tayo daw ng supply ng baboy. So mga kaupak, ang isang bansa kasi, talagang mahalaga yung supply ng baboy. Kaya meron tayo agency, ang Department of Agriculture, nga namamahala tungkol sa mga pagkain, halimbawa sa market. Sila yung nagmo-monitor mga kaupak. Ngayon mga kaupak, ang problema natin, tayo, sa akin okay lang na walang baboy, di ba? Kahit sa mga ano, walang kapos na yung manok. Kasi nga, kaya tayo kinakapos mga kaupak. Kasi, nagkakaroon ng demand, yung, ano, kumbaga mga kaupak, marami tayo smuggle o mga sa salitang ano, yung parang mga kawak-palusot na mga imported na meat, mga imported na pork at chicken. So mga kawak, ang ibig ko sabihin, umaangkat tayo sa karatig bansa o kapitbahay natin para mag-order ng mga meat or parang supply, mga kawak at saka chicken. So ngayon, ang nangyayari, ang mga local nating hog growers, yung mga farm, ang local hog growers, sila ngayon, ang laki ng ginagastos nila doon sa farm nila, namumuhunan sila. Ang nangyayari, sila ngayon yung natatalo kasi yung smuggle, o kaya sabihin na natin yung hindi dumaan sa tamang proseso, dapat po kasi yan, mas mahal ang benta dahil dumaan yan sa buwis at saka inangkat pa natin, kumbaga kinuha pa natin sa ibang bansa. So ngayon, ang nangyari baliktad mga kaupak, ang nangyari, mas mamura yung imported na meat kumpara sa local meat. Paano nangyari yun mga kaupak? Simple, kasi ganito yan mga kaupak. Kapag imported, hindi yan dumaan sa tamang proseso o kaya sa buwis, o kaya hindi yan dumaan sa paggabayad ng mga tax sa custom. Kaya siya mura. Kasi kung dumaan yan sa tamang proseso, dapat mas mahal yan. So ngayon, dahil smuggle siya, nabibinta ng mas mura. Kasi kunti nga mga binabayaran ng buwis. Kasi nga smuggle. Ngayon, ang nangyayari, itong local hog growers natin, yung mga farm, na nagbibinta rin ng ano, yung business nila tungkol sa mga pork at saka chicken. Sila ngayon, mas malaki yung benta nila. Kasi, yung puhunan nila, mas mahal yung mga pagkain na sinusupply ng farm. Siyempre, yung mga tao pinapaswilo, mas mahal. So, ang nangyayari mga kaupak, yung local product natin, bumabagsak. Kasi, hindi nila matapatan yung smuggle na meat dahil mas mura. So, kung ikaw, local ka, siyempre, yung mga alaga mo, yung farm mo, meron yan mga nag-aalaga, meron yan maintenance, meron yan mga vitamins, meron yan mga pagkain, lahat, meron ka nun. So ngayon, nangyayari, kinukompute nila yon. So hindi nila maibigay ng mura sapagkat malaki yung gastos nila, kinikwinta nila yung expenses nila, hindi nila matapatan yung smuggle. Kasi ang smuggle, mas mura po, kasi nga smuggle eh. Ibig sabihin, hindi po dumaan sa tamang proseso ng government. So bakit tayo nagkakaroon ng smuggle? Kasi yung mga official natin na nakatalaga o namamahala ng, sabi na natin mga kaupak, yung agriculture, so hindi naman siguro lahat sila dyan mga ano sa agriculture gumagawa ng kalukuhan.
sila dapat ang pumupunta o kumukumpiska o kaya kumu-question, mga kaupak, sa mga produkto na yan na smuggle. Kaso ang nangyari, mga kaupak, sunod ang sinasabi ko, ako lang to, mga kaupak, meron yan sila kickback. Kasi, hindi dumada, smuggle nga eh. Paulit-ulit ako, di ba? Pag smuggle, ibig sabihin mga palusot, mga kaupak. Meron sila kickback kasi yung mga official dyan, na nandiyan dyan, na nakatalaga, para i-monitor yung mga smuggle, katulad ng custom, syempre ang custom po, mga kaupak, sila po yung nagbubusisi niyan kung mga imported yung mga produkto na pumapasok sa bansa natin. So ngayon, sila ang bubusisi yan. Ngayon, kung bubusisiin nila at may timbre na sa taas, kahit mataas ka pa na official ng custom, mga kaupak, kung yung mataas na official sa'yo, mas mataas, nakatimbre na. Sample, mga kaupak. Oh, hello. Ganun yun, mga kaupak. Tatawag yun. Hello. Oh, paano mo na to? Palabasin mo na to? Ano to ni ano? Ganyan. Dinako, sinasabi ko sa'yo, mga kaupak. Ganyan po ang nangyari. Kaya mas mura ang imported na meat kumpara sa local. Ngayon, itong local, kawawa. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, sabi nila, ay, ikaw, babagsak kami. Kasi masyadong mura yung smuggled meat. Kaya ang ginawa nila, mga kaupak, kasi ang mga imported karamihan niyan nasa anong supermarket. Diyan sa mga famous supermarket, mga kaupak. Ang mga local nasa mga merkado lang katulad ng mga Palipalingki, Balintawak, ganyan. Mga Munyos, ganyan. Ganyan 'no sa mga palingki lang yung mga local. So ngayon ang mga mayayaman, ito ha, ibubukin ko, mga kaupak. Ha? Ang mga yaman hindi naman yan namamalingki eh. Bihira ang mayaman, hindi lahat. Karamihan sa mayaman lagi sa supermarket 'yan. Yung mga meat nila, yung mga pagkain nila, karamihan yan supermarket. Alam mo kung bakit? Takot sila madumihan eh. Joke. Ito yung mga kaupak. Sa market kasi ang pupunta dyan masa. So paano kung walang mabili ang masa? Halimbawa ako, nagre-restaurant ako. Tapos wala ako mabili. Siyempre ang gagawin ko, mga kaupak, dahil wala ako mabili, bibili ako ng ano, sa kung anong gulay. Pero ganun din kasi kung bibili ka gulay, iiwas ka sa baboy. Bibili ka ng beef, bibili ka ng manok, iiwas ka nga sa baboy dahil kapos ng baboy. Mamahal pa rin kasi lulusubin ng tao kung ano yung meron. So ngayon, ganyan ang nangyayari. Hanggat meron tayo corrupt na official, kasi dapat, mga kaupak, ang isang bansa, minumonitor niya ang kalakaran ng pagkain ng bayan natin. Kasi sabi ng mga leader na growers, last year pa daw, pinag-usapan na yan, nakakapusin ang supply. Pero wala silang pakialam kasi mayaman naman yung mga official dyan eh. Sabihin nila, hindi na lang tayo sa ibang bansa. Yun po ang ibig ko sabihin. Kaya ngayon, paano mahihirap? Eh di, bili ka ng gulay, bili ka ng iba, pero magmamahal din yan. Kasi magiging in demand ang gulay, ang isda, ang beef, kung wala ang baboy. Ibig sabihin, mag-iba talayo na lang ako ng minum, mga kaupak. Diba? Kaya, mga kaupak, mahalaga talaga na ang pagpili ng isang opisyal sa darating na eleksyon, dapat hindi korap, mapagmahal, at may tapat sa bayan. Pero tika lang, meron pa ba nun? Yan, mga kaupak. So, mga kaupak, ganun po ang kahalagahan ng isang bansa na hindi inaayos. Halimbawa, mga kaupak, yung pagkain natin, meron halimbawa sa rice, di ba? Nagkaroon tayo ng rice shorty dati. So, yung mga rice shorty dati, meron tayo, ano, kasi tayo, kumpleto tayo sa batas. Kumpleto tayo sa implementing ano agency. Pero yung mga nakaupo dyan, hindi nila inaayos ang trabaho nila. Alba, kinapos tayo ng bigas. Meron tayo NFA o National Food Authority na nagmumonitor sa bigas natin. Kaso ang nangyayari, mga kaupak, dati kaya tayo kinapos na bigas kasi yung mga mayayaman iba dyan, yung mga palaya natin, binibili na ng isang mayaman na gusto tayuan ng subdivision para wala siyang pakialam kung walang bigas. Wala siyang pagmamahal sa bayan. Tapos yung mayaman na yun, nga dati ring mahirap na naging senador, tumakbo ng presidente pero natalo. Ang daming mga palayan dyan, binili niya. Napakamura lang ng bili kasi siyempre palayan.
mura lang yan kasi iba ang value ng palayan. Ngayon, nung inimprove na yung palayan, mga kaupak, ang nangyari, tumaas na yung value ng property. Kasi tinayuan niya ng subdivision. So, tinayuan niya ang subdivision. Hindi niya naisip na, ay, pag itong palayan na to, pag ano, baka mamaya, pagdating na araw, kapusin tayo ng supply ng ano. Wala siya pakialam doon. Ang sa isip niya, negosyo. Wala siya pakialam sa bayan. Oh. So, tinayuan niya ng ano, binili niya lang ng piso. Makaupak, halimbawa lang 150. Kasi palayan lang yan, walang value eh. Iba kasi ang value kapag prime lot at saka isang pangmayaman na lugar at saka isa sa bundok. So, pag bundok, mura lang ang value niya. Halimbawa lang 10, ipiso lang ang bili niya. In-improve niya kasi marami siyang pera. Ayun siya dyan ito. Ano, mga coffee shop, restaurant, fast foods, gasoline station. Mayaman siya eh. Nag-franchise siya para magkaroon ng market yung subdivision niya. Yung ang gagawin niya, binili niya yung palayan ng piso, naibenta niya ngayon ng 10 piso. E di tubulugaw siya. Anong pakialam niya? Di ba mga kaupak? Anong pakialam niya sa ano? Sa mga mamamayan, kung wala nang mataniman ng palay, siya kumikita. Kung marami siyang pera, pwede siya kumuha ng pera, ng bigas o kaya kung ano. O di ba? At saka ang asawa niyon, mga kaupak, ngayon senador. Mga kaupak, alam niyo siguro kung sino yung tinutukoy ko. So ngayon mga kaupak, marami pong supermarket yun. May mall dito sa Metro Manila. Yung tinutukoy ko na senador na dating tumakbo presidente pero natalo. So mga kaupak, ganun po ang kalakaran ng isang mga politiko ng mga trapo. Wala silang pakialam sa bayan. Ang mahalaga sa kanila, yung puwapaso sa bulsa nila. Kasi huda, wala silang ano. Wala silang mga kaupak, wala silang mabili palay, o wala mapagtaniman. Wala silang pakalaw, wala pagtaniman. Pwede sila kumuha ng bigas sa iba bansa. At saka yung mayaman, di naman yan masyado kumakain ng rice, mga kaupak eh. Ang kinakain niya, sayote, patatas, rice fries, meat. Yun, yung mga kinakain lang, pwede sila kumuha imported. O, so hindi nila inisip yung bayan nila. Kaya wala silang pakialaman. Tinayuan nila ang subdivision. Yung lugar na dapat pagtataniman ng palay, wala sila pakialam doon kasi marami na silang pera eh. Pwede sila mag-import ng mga pagkain sa ibang bansa kasi marami nga silang pera. Meron nga silang mga supermarket tsaka mall eh. Diba? So, mga kaupak, kaya napakalaga ng ang isang tao na ang presidente natin, napakalaga yung ang pagpili mo ng tamang politiko, dapat may pagmamahal sa bayan. Hindi lang sa isang tao kumikiling, dapat higit sa lahat kumikiling sa mas nakakarami. Ganun yun, mga kaupak. Alam niyo ba, mga kaupak? Nai-excite ako. Yung sinasabi ko sa subdivision na yun, napakamura ng value, 1 piso lang. Nung dinevelop niya, naging 10 piso. Meaning to say, mga kaupak, sabihin natin ang madaling salita. Bilin niya ng 100. Ha? 100 sa masa na term. Nung binenta niya, dahil na-develop niya, syempre marami siyang pera. Kaya niya develop ang isang place eh. Kahit ba bundok yan eh. Ha? Million na. Halimbawa, 100,000 yung property nung binili niya. Nung na-develop niya, million na ang halaga. So, multiply na yung kayamanan niya, mga kaupak. Hindi pa yun, mga kaupak. May project pa siya. Ang project niya, mga kaupak, yung tinatawag na allocation ng mga pork barrel ng mga mambabata sa mataas na kapulungan. Alam niyo siguro kung ano yung mataas na kapulungan. Mga senador, meron yan sila mga pork barrel, mga project na ina-allocate sa gusto nilang lugar kung saan sila magtatayo ng project para makabalik yun sa tao. Ibig sabihin, mga kaupak, yung project na yun, yung parang pakonsuelo nila sa tao bilang hinalal mo silang senador. Gagawa siya ng project, mga kaupak. Yung gagawa siya ng kalsada. Ang kalsada na yun, papunta doon sa subdivision niya. So ngayon, mas lalong nagmahal yung property niya kasi pinapunta niya ng kalsada. Pero, yung pera doon, nag-project niya, pera yun ng taong bayan. Pinatayuan niya para sarili niya subdivision. Ngayon, nagkaroon ng sariling kalsada at maganda ang subdivision niya. Lalong tumaas yung value ng subdivision niya, mga kaupak. At ngayon, ang asawa niya, si Lador, at saka yung anak niya ngayon,
gusto rin maging senador. Di ba? Parang double eh. Yung binili mo yung lupa para binudol, yung binili mo yung lupa ng mura, in-improve mo, tapos kumuha ka ng budget mo sa Senado bilang mambabatas, gumawa ka ng project, ginawan mo ng kalsada yung papuntang sa subdivision mo, dinugtong mo sa magandang kalsada yung project mo, dinugtong mo yung subdivision mo doon sa magandang highway, at gamit mo ang pera ng bayan na kung saan yun yung tatawag na pork barrel. O di ba? Lalong nagmahal yung subdivision mo. O, hindi ba simpleng budo lang yun? Hindi lang halata, mga kaupang. Kasi, mga mambubutas sila. Ay, mambubutas, mambabatas sila. So, ngayon, ay tanungin nyo yung isang senador na nagbulgar na yung lupa na yun, presyo, ano lang yun. Tapos, tinayuan niya ng, yung project, dapat dito yung kalsada sa kaliwa, pinakanan niya. Alam niyo mga kaupa kung bakit pinakanan yung kalsada? Kasi yung original na ano nun, dapat sa kaliwa. Yung original plan. Ang mga kaupa, alam niyo yung binago yun. Paano nabago yun? Paano yung DPWH? Bata niya. Bata-bata niya yung hidoon. Binago yung, ano, yung parang ano, project. Pinakanan niya. Alam niyo bakit pinakanan? Nandoon ang subdivision. Ng isang official na sa kanya. No, kung kumanan, ayos na ang buto-buto. Anda, ano na mga kaupa, kumanan eh. Nadaanan na yung subdivision ko na pinatayo, na mura. Ngayon tumaas dahil nagkaroon na ng magandang kalsada. Pero ang gamit na pira, gamit ng taong bayan. Kaya mga kaupa, ingat-ingat tayo sa eleksyon. Ngayon nga mga kaupa, ang palasyo, meron na silang nilabas na listahan ng mga senador nila na panlaban sa 2022 election. Pero tatapating ko kayo mga kaupak, wala akong nagustuhan kahit isa. So mga kaupak, kung gusto po nyo ako gumagawa pa ako ng mga kontem at ng mga politiko, ngayon kung bago ka lang sa video ko at napadan ito, please like at subscribe para kung may bago akong video mga kaupak. Shout out sa lahat ng mga tumutulong sa akin, ang Team Payag, Team Kakubo, at ang matigas na team. Team Pac Boys! Hanggang sa muli!